Hey, what's up? So, kumusta na? Kumusta na mga tol? Welcome back to the channel ko. So, yung channel natin dito mga tol, may mga episode tayo sa Marino Pinoy. So, panoorin nyo lang mga tol. So, medyo na to, ituturo ko paano ba tayo kumukuha ng permit number sa TODAS part o yung ETO. So, lahat ng pagkuha ng permit number. So, medyo na to, ituturo ko paano ba natin ito makukuha. So, bago tayo magsimula mga tol, kailangan may application ganito para sa pag-upload, pag-scan ng ating mga dokumento, mga requirements. So, kailangan mayroon ka nito CAM scanner. So, paano natin makikita yung CAM scanner? Punta na tayo sa ating Play Store. Pagpunta natin, download lang natin ito para mabilis. Tapos, pag makasave na sa ating gallery, mabilis na tayo makapag-upload. So, yun ang ginagamit ko mga tool. Kaya, isi-share ko lang sa inyo. Apply natin ng 2-5. Kailangan may 18 months more than, not less than 18 months pag-apply natin ng 2-5 para walang problema, para sa ating practical assessment, kung nag-ibig ka sa Inter-Island, mga ilang years, so kailangan pa rin natin ng assessment, so kailangan yun ang requirements ni Marina. Kaya ipapakita ko paano tayo kumuha ng permit number para makapag-enroll tayo sa mga accredited ng mga training center para sa ating 2-5. So panoorin mo itong video na ito. Kung gusto mong malaman, panoorin mo hanggang sa dulo. Alam ko may mga mismo account na tayo kasi mag-apply na lang tayo ng 2-5. So, punta na tayo sa ating mismo account. So, mag-login tayo sa ating mismo account. And then, pagkatapos natin mag-login, dito tayo sa select transaction. Ito yung makikita mo dito sa regular, by theoretical exam, practical assessment, present with payment, present without payment, reschedule with payment, reschedule without payment. So, ito yung makikita nyo. So, alam nyo naman yan. So, dito naman sa gilid, makikita nyo yung select document. So, dito sa select document, ito may arrow, may triangle sa gilid. So, ito lang yung pindutin nyo. So, pag pindot mo dyan, dito makikita yung mga kategory. So, kung anong mga kategory ka, kung big management level, deck operation level, electro-technical officer, engine management level, so ito, this is radio operator. Since mag-apply tayo ng 2-5, so, yung natin dito is rating as a for superior deck 2-5. So, pag napindot mo na yan, ito sa baba, pag-scroll mo sa baba, makikita mo yung mga requirements. So, ito yung sundin mo yung mga requirements. May medical dito. So, basahin nyo lang itong mga requirements dito sa baba. And then, hereby agree. And then, i-proceed mo. Dito naman sa application, sa pag-proceed mo, dito ka na sa application information. So, ito na yung makikita mo. Examination, regular, rating as able superior deck 2-5. And then, sa ating kasi nakadrop pa kasi hindi pa tayo nag-upload ng mga requirements. So, dito remarks for requirements completion. So, dito pag-scroll mo ito sa baba, ito, sundin mo itong mga requirements. Makikita nyo naman yung may star na pula. So, yun ang mga requirements para sa pag-apply ng 2-5. Pag na-upload mo na yung mga requirements para sa 2-5, para sa permit number. So, take note, wala tayong pabayaran dito sa pagkuha ng permit number. Libre lang ito, doon na tayo magbabayad sa pag-enroll natin sa mga training center, mga accredited. Si Marina magbibigay din ng mga accredited training center para sa practical assessment natin sa 2-5. Sa pag hindi crowded si Marina, mabilis lang yung pag-evaluate ng ating mga requirements sa ating application. Na-approve na ni Marina, ito yung makikita nyo kung ma-approve na. Pag mag-reply na si Marina, mag-email sa si Marina, minsan sa SMS, na pu-release na yung permit number mo o approve na yung permit number mo, yung makikita natin pag-approve na. So, dito sa remarks. So, yung transaction documents, sa transaction makikita natin transaction documents, ratings as able superior deck 2-5 sa status natin release. So, remarks approved to take practical assessment, present your application number and your chosen assessment center for enrollment. You may view the list of accredited assessment center. So, rin na magbibigay ng accredited training center para sa ating practical assessment. Dito naman sa taas, sa ating mismo account, makikita niyo yung print permit. So, dito naman, iprintang natin yung ating permit. So, ganito yung resulta. Pag naprintan yung permit, kasi papakita pa natin dito sa mga training center bago tayo mag-enroll. So, dito magbibase yung mga training center na may permit number na tayo para sa practical assessment. Ganito na yung papakita natin. So, pwede natin i-screen share. And then, ipakita natin sa mga training center accredited na binibigay ni Marina. Ganun lang mga tool yung pagkuha natin ng permit number para sa 2-5. So, 2-5, napakahalaga to kasi requirements to ni Marina. So, yun lang mga tool. So, kung nagustuhan itong video na to, kung may natutunan ka, pinutin mo lang yung notification bell sa baba para mag-updated ka sa mga tutorial na gagawin ko. So, makita-kits tayo sa susunod na video.